Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station. BBS. Basta Barreta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Tayo po ay on air and online. Kaya magandang umaga sa inyong lahat. Salamat muli sa Panginoon sa bagong umaga, sa panibagong buhay. Buhay na siguradong kakayanin natin ang mga hamon ng buhay dahil hanggat ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, kasabay na po dyan ang pagbibigay niya ng lakas, ng kapayapaan, ng kagalakan. Kaya kahit may mga problemang muling haharapin marahil sa araw na ito, pero dahil binigyan muli tayo ng Diyos ng bagong buhay, ng isang panibagong buhay, bagong umaga, bagong araw, sigurado ako, sa biyaya, sa awa ng Panginoong Diyos, ating makakaya at ating malalampasan ang mga hamon ng buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, anuman ang inyong pinagdadaanan, kaya po ninyo yan sa tulong ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magpatuloy, nais ko lamang batiin ang magandang umaga ang mga nakikita ko na po rito na lumalabas sa screen. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido, at magandang umaga po kay Sister Eva Agrigado, at kay Sir Felipe Agrigado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Salamat po sa inyong panunood at sa lahat pa po ng makakapakinig ngayon sa kani-kanilang radyo at makakapanood live sa Facebook at sa ating YouTube channel sa YouTube. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Bangon-bangon na po at simulan ang araw na tayo ay nakikipag-usap sa nagbibigay sa atin ng buhay. Magandang umaga din po kay Ma'am Nelda Mabait. Okay, manalangin po muna tayo bago ang lahat. Ama naming Diyos sa langit, sa mga oras na ito, kami ay muling nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng isang panibagong umaga, panibagong araw. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa buong maghapon kami ay inyong pagtatagumpayin sa mga magiging problema, anuman ang aming pagdadaanan, sa iyong masaganang awa. Ang lahat ng ito ay aming makakaya at malalampasan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, amen. Okay po, ngayong umaga, binabati ko rin po ng maligayang kaarawan si Jillian Racion. Siya po ay nagdiriwa ngayon ng kanyang dibu. Magandang umaga po at maligayang kaarawan muli sa iyo. Happy birthday, Jillian Racion. Okay po, ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral mula rito sa isang napaka pamilyar na talata sa banal na kasulatan, subalit kailangan natin itong pag-aralan sapagkat kahit ito ay napaka pamilyar, kilalang talata sa Biblia, ay kailangan itong maipaalala sa atin. Dahil konektado dito ang ating destiny.
Ulitin ko po ha. Itong ating pag-aaralan, konektado dito ang ating destiny, ang ating destinasyon, ang ating paruroonan. Magandang umaga muli kay Jillian. Yan, nanonood ngayon si Jillian Racion. Jillian Morris Racion. Happy birthday, Jillian. Deriwang siya ngayon ng kanyang debut. Yan. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at patnubayan nawa tayo ng Panginoon habang tayo ay sama-samang nag-aaral, nakikinig, at itong ating mapapakinggan ngayong umaga naway tulungan tayo ng Diyos na tayo ay makapagpasya ng matatag kung sino at ano ang mga dapat pahalagahan sa buhay. Mula po rito sa Lucas kabanatang 6 talatang 46, ganito po ang nasusulat. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Yan po ang sabi po mismo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga, sama-sama ho tayong matuto, sama-sama tayong makinabang sa mga pananalitang ito ng Panginoon. May pag-aaralan po tayo ngayong umaga, tatlong aspeto ng ating buhay na nangangailangan po ng masusing pag-iingat. Sapagkat, uulitin ko, konektado dito ang ating destiny. Tayong mga tao, buhay pa tayo, ay pwede nang masabi, pwede nang malaman kung saan tayo pupunta kapag tayo'y namatay na. Mula rito sa sinabi ng Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga taong nakakarinig sa kanya, bakit niya ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, samantalang hindi naman ninyo ginagawa ang aking mga sinasabi? Ang ibig lamang pong sabihin ng Panginoong Jesucristo, dinadala niya tayo sa pag-iisip, sa malalim na pagkaunawa, na ang tao dapat mayroong kinikilalang Panginoon sa kanyang buhay. At walang iba na kung mayroon mang kikilalaning Panginoon tayong mga tao, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano? Sabi ko nga, lagi ko itong sinasabi, dapat tumiklop ang ating mga tuhod at magsabing Jesus is Lord. Aminin natin, bigkasin ang ating bibig kung tayo ay nakakapagsalita pa, kahit hindi ka nakakapagsalita, kahit sa isip mo, maniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon. Yan. Kaya unang-una na dapat nating masusing pag-ingatan kung sino ang pinipili nating Panginoon ng ating buhay. Pag sinabi hong Panginoon, Master, ano, siya ang nasusunod. Ang problema nga lang sa ating mga tao, bagaman kinikilala natin na ang Panginoong Jesucristo ay isang ang Panginoon, kaya nga lang, sabi nga mismo niya, siya mismo ang may sabi, na hindi naman ito sinusunod ng mga tao. Hindi natin siya sinusunod bilang Panginoon. Maraming pagkakataon sa buhay natin, sa ating mga decision making, tayo pa rin talaga ang nasusunod. Kahit na nga yung memoryadong panalangin, lalo na ng mga Pinoy, yung ama namin, may bahagi baga doon na nagsasabi na sundin ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Pagka minsan, yan ay nagiging memoryadong panalangin na lang, nagiging bukang bibig na lang,
Pero ang totoo, ang Panginoon ang nakakaalam kung sino ang mga taong kinikilala talaga siyang Panginoon. At ang mga kumikilala sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay ay sumusunod sa kanyang mga palatuntunan sa buhay, mga prinsipyo, mga batas, di ba? Even yung buhay mismo ng Panginoon sa Kristo na dapat tularan. Sa totoo lang, mga minamahal kong mga tagapakinig, maraming nagagawa ang taong mga pagkakamali at mga pagkakasala sa kadahilan ng tayo talaga ang Panginoon ng buhay natin. Okay, may mga taong ganyan. Actually, kung kayo ay nanonood, nagva-viral din ito eh. Actually, nung isang araw, napanood ko sa Facebook, yung mga sikat na mga tao, yung mga kilalang mga tao sa mundo ng lipu, sa mundo ng showbiz, sa mundo ng politika, at basta mga famous na tao, na-interview sila tungkol sa kung sino ang Diyos ng buhay nila. Alam nyo, nakakalungkot. Grabe ang kanilang mga binibitawang salita. Ang sabi nila, wala daw ibang Panginoon sa buhay na dapat kilalanin ay tayo mismo. Sabi nila, hindi laman mangilan-ngilan ang na-interview. Talagang sinasabi ng mga artistang ito, ng mga celebrity ito, ng mga sikat na taong ito na mayayaman, sobrang yaman, ma-influensya. Ang sabi nila, wala daw dapat ibang kilalanin Panginoon sa buhay. Tayo mismo. Grabe yun, di ba? Pero sa totoo lang, kung mayroon man tayong dapat nakilalanin Panginoon ng ating buhay, wala pong iba ang Panginoong Kristo. Bakit? Siya bagang nagbayad ng ating pagkakasala. Siya ang namatay sa krus para lamang tubusin ang ating mga pagkakasala. Nakakalungkot na kahit ganyan ang kanyang ginawa, maraming mga tao ang lapastangan at hindi kinikilala ang kanyang natapos na pagliligtas sa ating mga kasalanan. Kaya nga ito ang sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon pero hindi niyo naman sinusunod ang aking sinasabi. O kaya, alam nyo mga minamahal kong mga tagapakinig, napakahalaga na mayroong kinikilalang Panginoon sa ating buhay. Sabi ko nga, ang gawin siyang tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo, napakadali lang yan eh. Lalo na sa ating mga tao na, alimbawa, gusto mong mapalangit, tatanggapin ng tao ang Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas kasi gusto niyang mapalangit. Pero ang gawin siyang Panginoon, dyan nahihirapan ang maraming tao. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Diyan nahihirapan ang maraming tao. Yun bang gawing Panginoon ang Panginoong Kristo sa buhay natin? At hindi yan maitatago. May manifestations po yan. Mahayag yan sa paano tayo nagdedesisyon, ano ang mga pinipili natin, di ba? Sino ang labis mong pinahahalagaan sa buhay? Doon po maahayag, doon malalaman kung sino ang Panginoon ng ating buhay. O kaya yan ang unang aspeto na nangangailangan ng masusing pag-iingat sapagkat kung sino ang kinikilala mong Panginoon sa buhay mo ngayon, sa buhay natin ngayon, ang siyang makapagsasabi at siyang magdadala sa atin sa ligtas na destinasyon. At wala pong iba, pag ang tao ay ginawa niyang Panginoon, ang Panginoong Kristo, tumiklop ang ating mga tuhod, kumilala sa isang makapangyarihang persona at tagapagligtas at Panginoon na walang ibang Panginoong Kristo, dadalihin niya tayo sa ligtas na destinasyon. Ang tanong, bakit? Gawa kabanatang 4:12, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. O, kaya pag ginawa mong Panginoon, ginawa ng tao, ang Panginoong Kristo na Panginoon ng kanyang buhay, siya ang kaligtasan. Wala sa relihiyon ng kaligtasan.
Wala sa ating mga denomination ang kaligtasan. Wala sa ating mga sekta ang kaligtasan. Wala sa mga tradisyon natin ang kaligtasan. Wala sa sarili natin mga pagsisikap ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo. O bakit? Ang tanong, bakit kailangan natin siyang gawing Panginoon ng ating buhay? Ang sabi po ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. O, kaya pag ginawa ng tao, ginawa nating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ang Panginoong Hesukristo, sigurado ang ating kaligtasan. Okay? Kaya nga po, dapat tigil-tigilan na ng mga nag-aaway-aaway sa social media, yung mga pagmamagalingan sa mga relihiyong mayroon sila. Sapagkat wala sa relihiyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya una po na nangangailangan ng masusing pag-iingat kung sino ang gagawing Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang pipiliin ng tao habang siya nabubuhay. Sapagkat pagka pinili ng taong gawing Panginoon si Satanas, ang Diablo, ang kaaway, ay sigurado, ngayon pa lang, buhay pa ang tao, sinusunog na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Pagka ginawa ng tao na Panginoon si Satanas. Hindi naman hulingid sa atin, may mga lumabas na ho ngayon sa ating henerasyon, mga satanista, di ba ga, na ang sinasamba mismo si Satanas, o ano bang ibig sabihin niya? Klarado na yung mga taong yon, kung hindi sila magbabalik loob sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos, buhay pa sila, sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. O ganun, nakakatakot yon. Pero kahit itong mga tinatawag nating satanista, sila'y tumiklop ang tuhod nila at kilalanin nilang Jesus is Lord, kilalanin nilang ang Panginoon ng tagapagligtas, may pag-asa pa sila. Sa totoo lang, katunayan, kaawaan natin sila, ipanalangin natin sila na bago bumalik ang Panginoon Hesukristo, itong mga satanistang ito ay mabaling ang kanilang tiwala at pagkilala sa Diyos na totoo. Nakakatakot bagay, imagine, maging satanista ka. Klaradong-klarado ang iyong destination pagka namatay ka na. Kaya ngayon, kung buhay pa tayo, ginawa mo ng Panginoon ang Panginoon Hesukristo, klarado din ang iyong destination. Ligtas na destination. Sapagkat ang gawing Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, ay nangangahulugan ito ng buhay. Nangangahulugan ito ng kaligtasan. Kahit sino ka pa, kahit napaka-impluensya mong tao, napakayaman mo, dapat tumiklop ang tuhod mo at sabihin mong Jesus is Lord. Sabihin mong ang Panginoon lamang ang siyang Panginoon na dapat kilalanin sa ating buhay. Pangalawa, na dapat nating masusing pag-ingatan. Una, kung sino ang gagawing Panginoon. Pangalawa, yung gagawin nating lifetime partner. Ang tanong, ano ba ang kinalaman niyan sa ating destiny? Malaki. Ang laki-laking factor. May kinalaman ito sa ating destiny. Kasi kung sino ang taong makakasama mo habang buhay, ang laki ng posibilidad kung dadalhin ka nito palapit sa Diyos o papalayo sa Diyos. Kung kayo ay nagbabasa, kulang ng ating oras, kung kayo ay nagbabasa sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, lalo na sa buhay ni Haring Solomon, alam nyo, dumating yung panahon nung matanda na si Haring Solomon, tumalikod siya sa Diyos . Nadala siya ng mga asawa niya na hindi naman talaga ang Diyos ang kanilang Diyos, mga ibang lahi na iba rin ang kanilang Diyos. Dahil sa dami ng asawa ni Haring Solomon, di ba? Nung tumanda na siya, yun, na-influensyahan siya. Kaya mahalaga, mga minamahal kong tagapakinig, kung sino ang kakasamahin natin habang buhay. Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanatang 19, talatang 14, ganito.
bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabuti, sabi po sa ibang salin na Tagalog, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Oh. So, ibig sabihin, konektado sa ating destiny, ang sino ang kinakasama natin bilang asawa. Bibigyan ko ng diin ha, dapat pinipili ang magiging asawa. At ang pag-aasawa ay dapat ito ay, sabi nga, niluluto sa panalangin. Ipinagdarasal talaga ito, ipinapanalangin talaga ito kung sino ang tamang tao na magiging partner mo habang buhay kasi konektado ito sa iyong destiny. Tulad ni Haring Solomon, o diba, dumating yung panahon na tumalikod siya sa Panginoon eh. Tumalikod ang kanyang puso, yun ang ginamit. Tumalikod ang kanyang puso sa Panginoon. O kaya, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, huwag kayong nagmamadali pagka ang pinag-uusapan ay pag-aasawa. Yan ay napakasilang bagay. Sabi nga ng matatanda, igit pa sa sinasabi ng matatanda, yung sinasabi mismo ng Biblia na ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. No, lalo na nga kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano ka, dapat pipiliin mo ang iyong kakasamahin habang buhay. No, kung isa kang lalaki, ipanalangin mo kung sino ang tamang babae na ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. Sabi baga dito, ang Diyos ang nagbibigay ng mabuting asawa. So dapat sa Diyos hinahanap ang magiging asawa. Ipinapanalangin. Ang problema sa maraming tao, lalo sa mga kabataan natin, lalo sa henerasyon natin ngayon, mga magulang, sana po hindi kayo magkulang sa masusing pangangaral sa inyong mga anak. Sapagkat sa ating henerasyon, napapansin ko, napakaaga pa. Grade 6 pa nga lang eh, di ba? Talagang pumapasok na sa isang relasyon. Grade 6 pa high school. Pumapasok na kaagad sa pakikipagrelasyon o na nauuwi sa maagang pagsasama. At kahit nga minsan, pasensya na po, huwag kayong magagalit sa akin. Kaya nga dyan nagaganap yung mga teenage pregnancy o maagang nagiging tinatawag na batang ina. O dyan napapaaga ang pag-aasawa. O, minsan nga hindi pa nga mag-asawa. Diba? Napipilitang magsama sa isang bubong at nagiging dahilan para mapaaga ang pagpasok sa napakabigat na responsibilidad. O, igit pa riyan. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung saan ka nito dadalhin. O, kasi kung sino ang kapartner mo sa buhay, isang factor para malaman kung saan ang destiny mo. Pangatlo, kulang ang ating oras. Pangatlo, ano ang pag-uukulan mo ng grabing oras, atensyon sa buhay mo? Sapagkat konektado yan sa iyong destiny. Basahin ko po sa inyo, Marcos, Kabanatang 8, Talatang 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya pangatlo na dapat nating masusing pag-ingatan para sa kaligtasan natin ng ating kaluluwa ay sino, kung ano, ang kinauuhawan mo sa buhay. Sapagkat kung ano ang ating mga longing sa buhay, yun ang lagi mong hahanap-hanapin. At kapag ito ay iyong nasumpungan, pag-uukulan mo ito ng napakaraming oras sa buhay mo. At actually, yun ang magpapaikot ng buhay mo. Pero nagpaalala ang Panginoon eh. Sabi niya, ano naman ang mapapala ng tao
kung ang lahat ng kanyang longing sa buhay, makamtan niya dito pa lang sa lupa. Pero kung ang nagiging kapalit naman nito ay inilalayo ka nito sa Panginoong Diyos, ibig sabihin niyan, ipinagpapalit mo ang iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa sa mga bagay na temporal, mga bagay na material. Yan ang isa sa pag-iingatan natin, mga minamahal kong mga tagapakinig. Sabi po ng Mateo, Kabanatang 6, Talatang 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Okay po. So, yan ang pangatlo na aspeto ng ating buhay na dapat pag-ingatan, talagang pag-ingatan. Kung ano ang longing mo sa buhay, kung ano ang kinauuhawan mo sa buhay, sapagkat yung kinauuhawan mo, ang siyang hanapin mo, buti sana kung ang ating inahanap-hanap ay ang Panginoon mismo. Sabi nga ng salmista sa Awit Kabanatang 43, sa kinumparan ng salmista ang kanyang sarili na para siyang tubig, na para siyang siya'y uhaw na tubig lang ang lunas. At ang sabi niya pa, inahanap-hanap ng kanyang kaluluwa ang Panginoon. Oh, sana ganoon ang ating pagkauhaw, ano? Hindi sa mga bagay na panandalian. Diba? Lahat naman ng bagay sa mundo, panandalian. Masaya ka lang pag bago pa. Kahit nga sa mga bagong gamit, masaya ka lang pag nakikita mong bago pa. Pero pag yan ay kumukupas na, naghahanap ka na naman ng iba. Kaya ito po ang tatlong pinag-aralan natin ngayong umaga. Ako po ay, ito po ay isang topical na pag-aaral na mayroon tayong tatlong dapat isasaalang-alang sa buhay na ito na dapat pag-ingatan. Una, sino ang gagawin mong Panginoon ng buhay mo? At dapat ang pinipili ng tao na gawing Panginoon ng kanyang buhay ang Panginoong Hesukristo mismo. Dakila o aba ay dapat tumiklop ang tuhod at sabihing Jesus is Lord. Lumuhod tayo sa Panginoon at kumilala na ang Panginoong Hesukristo lamang ang dakila sa lahat. Wala nang dadakila pa sa Kanya. Dapat tayong kumilala sa Diyos. Pangalawa, yung kakasamahin natin habang buhay. Kaya dapat ipinapanalangin ang pag-aasawa. Dapat ang asawa mo ay siyang magiging kapartner mo habang buhay at pareho kayong papunta doon sa ligtas na destinasyon. Pangatlo, ano ang mga hinahanap-hanap mo sa buhay? Mahalaga yon, sapagkat kung ano ang hinahanap-hanap mo sa buhay, ang siyang pag-uukulan mo ng paglilingkod. Yang pag-uukulan mo ng buong panahon ng buhay mo. At ito po sana'y nakapagbigay sa atin ng paalaala. Manalangin po tayo, Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit. Marami pong salamat sa paalaala mo ngayon na kailangan namin talagang pag-isipang mabuti, sapagkat kung sino ang aming Panginoon sa buhay namin at kung sino ang mga kakasamahin namin sa aming buhay at kung ano ang aming mga kinauuhawan sa buhay, ay konektado lahat ito sa aming destiny. Salamat po, pagpalaan yung lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, nakasama natin sa technical si Sir Stephen Fabis. Magandang umaga po sa inyong lahat.